Yun, supalpal at tameme na naman itong mga anti-Marcos forces, mga tol, sapagkat alam nyo naman itong mga nakaraang araw, nagkaroon po ng power crisis dyan po sa probinsya ng Mindoro. At kaliwat kanan ang ginawa po nilang pambabatikos para po sa ating mahal na Pangulo. At kung ano-ano po ang kanilang mga sinasabi na wala daw pong kwenta ang administrasyong ito dahil hindi po natutugunan ang pangangailangan po ng mga kababayan po natin dyan po sa nabanggit na lalawigan. Pero magandang balita po ito mga tol dahil po magaling ang Marcos administrations, ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, eh solved na po ang problema dyan po sa may Mindoro. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Anyway, bago ko pala makalimutan, nakalive po tayo ngayon sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Isama po natin palagi ang ating Pangulo at ang kanyang pamilya sa ating mga panalangin para po sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Panoorin po natin ang balita kung paano niresolba ng Marcos administrations ang matagal ng problema dyan po sa Mindoro. Ito po ay hindi dulot sa Marcos administrations, nagsimula sa ating kasalukuyang administrasyon. Ito po ay problema na sa mga nakalipas na administrasyon. Ang maganda dito, ang Marcos administrations ang nakapagresolba sa problema na yan. Panoorin po natin ang balita mga tol. Tagal ng problema sa kuryente ng Occidental Mindoro, nasolusyonan na. At kaugnay niyan ay makakasama po natin si Ginoong Antonio Almeda, ang Administrator ng National Electrification Administration. Magandang umaga sir at welcome po sa public briefing. Good morning, Audrey. Magandang umaga din po. Yes sir, ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng power crisis sa Occidental Mindoro? At paano nyo naresolba itong power crisis na ito? Anong mga paraan po ang inyong ginawa? Audrey, about 3 weeks before this solution came in, Occidental Mindoro has insufficiency of supply. So, yun po ang problema. Yung kakulangan po sa supply at marami pong factors kung bakit po nagkaroon ng pagkukulang sa supply po ng kuryente dyan sa Mindoro. Pero itong mga kritiko ng ating mahal na Pangulo, hindi po nila tinitingnan yon. Ang titingnan na lang palagi nila yung epekto nito sa mga tao. Ayaw muna nilang alamin bakit ba nagkakaroon ng pagkukulang. Kasalanan ba ito ng Marcos administrations? Which ang sagot, hindi po. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. He issued a certificate of exemption for the electric cooperative Omeco to conduct an emergency power supply agreement. And that power supply agreement was entered into with the MCI Power for a total of 17 megawatts that the deficiency needs. Emergency Power Supply Agreement ang in-enter po na pasukin nga nitong mga nabanggit po na electric companies. Pero para magkaroon po tayo ng ideas, kasi ako hindi rin naman po ako maalam sa mga usaping ito, kaya kailangan po natin ng Google. Tiningnan ko po sa Google, kani-kanina lang bago po tayo magsimula, ano ba ang ibig sabihin ng megawatts? Diba, punta po tayo sa hardware o bibili po tayo ng isang ilaw. O ang ilaw na binili po natin ay 7 watts, 14 watts, 18 watts, 21 watts, 40 watts. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ano ba ang significance nun dito sa pinag-uusapan natin? Dapat po kasi nating maunawaan na kapag ang pinag-uusapan ay megawatts, ito po ay 1,000,000 watts. Ano? 1,000,000 wattage. Kaya pagka meron pong 10 watts kayong bumbilya, sa loob po ng 1,000, meron kayong 100 na watts na kailangan. O para hindi tayo malito, ganito na lamang. Sabi po dito sa Google, ang isang ordinaryo, average po ito ha, na meron pong mga kagamitan sa bahay. Katulad po ng ilaw, television, radio, refrigerator, kasama na po itong mga air conditioning unit. Nagpa-functions po sila sa pamamagitan ng supply po ng 5,000 to 7,000 watts. Kaya kung meron pong kakulangan ng 1 million megawatts dyan po sa Mindoro, assuming lang po ito ha, illustrations lang itong sinasabi ko, eh ang apektado pong pamilya dito, libo-libo. Tapos hindi pa lahat merong mga ganyang kakayahan.
Kasi may mga karamihan po sa ating mga kababayang Pilipino din. Mga pangkaraniwan lamang ang pamumuhay. Wala naman silang air conditioning units. Pero meron po silang mga bumbilya na ginagamit, electric fan at ibang mga ordinaryong appliances lamang. Sa madaling salita, kapag ka binilang mo po iyan, napakarami talaga po ang naapektuhan kapag ka meron pong kakulangan ng supply po ng kuryente dito po sa partikular dyan po sa lalawigan po ng Mindoro. O ituloy po natin kung paano po ang ginawa ng ating kasalukuyang gobyerno sa pamamagitan po ng agreement na yan, eh niresolba po nila ang problema dyan po sa Mindoro. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. To cover the power requirement of 29 megawatts. Bago ho namin... Biruin nyo, no? 29 megawatts. 29 million watts po yun, ha? Ang kailangan daw po para makover yung pangangailangan dyan sa Mindoro. Ay sinara as DMCI Power. Ay, pumunta po ako doon last Tuesday para inspeksyonin po ang planta ng OMCPC na meron pa ho silang isang planta na bukod doon sa dalawang planta nila na may PSA na total of 12 megawatts. May isang planta ho sila na 20 megawatts. Ngunit wala pa hong application sa ERC at wala pa hong approval. So, inisip po namin na kung sakasakaling itutuloy namin yung emergency power supply agreement, may expose po ang mga tigay Occidental Mindoro sa mahal na kuryente. Kaya po last Thursday, kinausap ko po ang may-ari ng OMCPC na si Louis Banson na kung pwede ay patakbuhin na po namin yung 20 megawatts at hihingi lang po ako ng... Ibig sabihin, hindi pala yung emergency power supply agreement ang pangunahing dahilan kung bakit naresolba. Ano? Kasi ang sinasabi ngayon dito sa balita ng nagsasalitang si Mr. Antonio Almeda, kung itutuloy yun, malaking dagok sa kabuhayan dahil magmamahal ang kuryente nitong mga kababayan po natin dyan sa Mindoro. Yun pala ang dahilan. Yung pakikipag-usap niya dito sa particular na grupo ng mga individual, nasimulan po ang kanilang operasyon. O ituloy natin mga tol. Piran sa aking sekretary, Secretary Lucilia, na kung pwedeng patakbuhin ito kahit po wala pang approval ng ERC. At pinigyan naman po ako ng go signal. Kaya po noong Biyernes ng gabi, Biyernes ng umaga ay pinandar na po namin ang plantang ito, itong Samarica plant. Alam nyo, medyo matagal doon na usapan ito at siyempre nag-hesitate ko ang may-ari ng Samarica at wala ho silang critical cover o wala silang prescribed rate. And ang mangyayari po rito ay they will be operating at a loss kasi ang pinakamataas na rate na may bibigay namin sa kanila ay ang NPC rate. But despite the possibility of incurring loss in its operation, pumayag na rin po sila para mabigyan ho ng solusyon ang kakulangan ng kuryente sa Occidental. Sa makatuwid, salamat dito po sa pakikipag-usap ng gobyerno po sa pribadong kumpanya na ito sa kanilang pagsasakripisyo dahil ang nauunawaan ko, ha, kung tama ako dito sa pinapakinggan po natin balita, eh hindi po sila kikita. Ganun pa man, pinagbigyan po nila ang pakiusap po ng ating gobyerno nang sa ganun masolve po ang problema dyan po sa Mindoro. Kaya sana ma-appreciate po ito ng mga critical sa ating mahal na Pangulo. Kaliwat kanan yung 3%. Alam nyo mga tol, hindi na ako naniniwala na 6% ang bilang nitong mga critical sa ating mahal na Pangulo. Yung mga bashers at anti-Marcos forces. Bumababa na po yan sa aking paniniwala. 3% na lamang sila pero mga maiingay. Kaya naman, ang dapat na maging katapat po niyaan ay higit na mas maingay na pagtatanggol sa ating mahal na Pangulo at pagpapalaganap ng mga magagandang nagagawa po ng kasalukuyang administrasyon sa publiko. Nang sa ganun matabunan ito pong mga maiingay ang bunganga na mga kritiko ng ating kasalukuyang gobyerno. Nangunguna dyan sa listahan palagi ng mga manonood po natin, kilalang kilala nila kung sino ba yung mga parang may pagka BTS, ano? Ayoko na sanang magsalita ng mga ganyang word dito . Pero wala akong ibang tinutukoy kung hindi yung nasa isip ko at nasa isip niyo na rin. Ano, bahala na kayo kung sino ba yung naiisip ninyo at naiisip ko. Ang mahalaga, nagkakaisa tayo
na itong mga anti-Marcos forces, kumakaunti na lamang sila at unti-unti na pong nawawala yung pag-asa nila na matanggal sa posisyon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil malabong mangyari. Alam nyo, para magalit ang taong bayan sa isang Pangulo, maramdaman nito na walang ginagawa ang kasalukuyang Pangulo. Pero hindi ganun ang nangyayari. Sapagkat sa mga nakalipas na araw, lalong-lalo kahapon, ang dami na naman pong napasaya ng ating mahal na Pangulo. Kung papansinin po natin yung post dito po sa RTB Malacanang, in particular, meron pong 5 katao na pinagpala kahapon. Alam nyo ba kung sino yung mga pinagpala na yung kahapon? Sila po yung mga nabiyayaan sa raffle. Meron tayong raffle na 27,000 pero hindi iyon. Ano? Saka yung mga nanalo sa raffle, bukas ko po isesend, alas 3 ng hapon. Yung raffle na binabanggit po natin dito, ay yun po ay big time. Sapagkat bahay po ang pinaraffle dito. Yan o, nakikita nyo po ito. Yan po yung activity ng ating mahal na Pangulo nung umaga bago po siya dumalo sa paanyaya dyan po sa Estados Unidos. Bago po siya pumunta dyan po sa Estados Unidos, dumalo nga muna siya rito sa 121st Labor Day Celebration sa May Pasay City. At kasabay po niyaan, syempre, yung mga pagkakataon na dinumog ng tao ang ating mahal na Pangulo, higit sa lahat, itong mga nandirito ay nabigyan po ng pagkakataon na manalo ng bahay at lupa. At ganun nga ang nangyari. Sa raffle na ginawa po ng ating mahal na Pangulo kahapon, makikita nyo po dito ang mga individual na nanalo po doon po sa raffle. Ito po ano, yan yung mga unang nakita natin, mga individual assistance po yan. Pero dito sa bandang dulo, yung may hawak, nasaan na yung may hawak? Bakit hindi ko makita? Ito na, oh, napayakap siya sa ating mahal na Pangulo. Biruin mo, bahay at lupa naman. Diba? Hindi lang 5,000. Talagang mapapatalon ka sa pag-iyak dyan. Akalain mo, instant, meron kang bahay at lupa. Si tatay, oh, pinalad din. No? Kaya napakabuti talaga ng kasalukuyang gobyerno at pinahahalagahan ang sambayan ng Pilipino. Ituloy po natin ang pakinonood o pakikinig dito po sa balita at kaugnay po dyan sa power crisis na nangyari sa Mindoro. Okay, sir, balita namin kasi, itong mga nakalipas na buwan, halos 4 oras lamang po yung merong supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. Binanggit nyo nung Biyernes, binuksan na po yung planta. So ibig po ba sabihin, 24 hours na ulit yung supply ng kuryente dyan? 24 hours na po. Meron po ang 3 planta na gumagana na total na 32 megawatts. So, covered na po ang 29 megawatts na requirement ng Occidental Mindoro. Okay. Pero sir, matagal na itong power crisis sa Occidental Mindoro. Bakit ngayon lang po ito na-resolve? At ano po yung mga long-term solution para hindi na po ito mauli? Alam mo, Audrey, malaking, maraming rason kung bakit naging 4 hours ito. Ito ang kakulangan ng bayad ng NPC sa subsidy dahil hindi sapat ang pera ng NPC para i-cover ang mga subsidy. At may mga provisions sa contract na medyo hindi ho sila makaintindihan ng ERC. But despite of this, sinabi muna ho namin itong mga rason na to. Yun naman ang pinakamahalaga sa lahat. Diba? Dapat ang kapakanan po ng taong bayan ang mangunguna. Dahil after all, kapag ang mga mamamayan ang talagang buboykot, pero malabo na mamaboykot ang kuryente, ano? Kasi pangunahing pangangailangan po yan. Pero alam nyo mga tol, dapat iniisip ng mga negosyante na ang buhay po nila nasa taong bayan. Kaya from time to time, mag-give and take din sila. Hindi yung take lang ng take sa taong bayan. At muli, nagpapasalamat tayo ha, sa ginawa po ng ating kasalukuyang gobyerno. Ito po ay hindi direktang pagkilos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Baka sabihin nyo naman, ano yung pinagsasabi mo? Pero ang punto kasi natin dito, syempre nasa ilalim po ng leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. Kung ano man ang mga naging desisyon dyan ng kasalukuyang administrator na si Antonio Almeida at iba pang mga key personnel dyan, sinasangguni muna yan sa Department of Energy. At ang Department of Energy, isinasangguni naman yan sa ating mahal na Pangulo.
sa huli ang magdidesisyon diyan ay ang ating mahal na pangulo, katulad po ng pagdidesisyon na sa kabila po ng merong kakulangang legal na parang sisigunda doon po sa kanilang gagawing aksyon, eh sinigurado naman ang kasalukuyang administrasyon na walang magiging problema. Ang mahalaga, unahin muna ang kapakanan po ng taong bayan. Tuloy po natin ito, mga tol. Pinandar na po namin ang Samarica plant na 20 megawatts. Kung pag-uusapan naman po ay long-term solution, once makover ho ng ERC approval itong 20 megawatts, tuloy-tuloy na po ito. Tuloy-tuloy na po ito. Mm-hmm. Okay, sir. Ano? So itong resolution na inyong ginawa sa power supply ng Occidental Mindoro, pang matagalan ito at hindi ito pansamantala lamang, tama po ba? Hindi po. Pang matagalan po. Dahil yung mga plantang yan ay tinayo po talaga dyan sa Occidental Mindoro para makover lahat ang requirement ng Occidental Mindoro. Okay. Sir, naglaan po ang Department of Budget and Management ng nasa 1.89 billion peso budget para sa electrification programs ng inyong ahensya. Ano-ano pong mga programa ang plano niyong paggamitan ng budget na ito? Yan, Audrey, ay tinutukoy niya. But anyway, niya. Ito plans na ang pinag-uusapan na nila, in particular dyan po sa electrifications. Ngayon, ano ba ang matutulong natin dito sa nangyayari, in particular dyan po sa Mindoro? No? Alam nyo, unang-una, kahit hindi po tayo taga Mindoro, lalong-lalo na kung kayo po ay malapit dyan sa lalawigan ng Mindoro, matuto po tayo magtipid ng kuryente. Dahil hindi porket meron tayong kakayahan na magbayad ng kuryente, eh sapat na po iyon. Nagagampanan na po natin yung ating moral responsibility sa at obligation sa ating pinagkukunan ng kuryente. Hindi po yun sapat. Ang mahalaga, dapat gumamit po tayo ng korte ay ng kuryente ng merong pagtitipid. Dahil kahit meron tayong kakayahan na magbayad ng kuryente, kapag kinukulang naman ang supply ng kuryente, tayo din ang maaapektuhan sa lahat. O tayo din ang maaapektuhan in particular sa mga lahat ng nangyayari na yan. Bakit natin kailangan magtipid? Dahil nga hindi sumasapat yung supply ng kuryente. At kung tayo gamit ng kuryente, wala namang tao sa kwarto, naka-on ang ilaw, sa sala, wala namang tao, kayo ay nasa kwarto, naka-on ang ilaw, vice versa. Dapat isipin natin yon, dahil the moment na gumagamit po tayo ng kuryente, nakakabawas po ito doon po sa megawatts na pinag-uusapan po natin na part ng requirement ng isang lalawigan o ng isang lugar para po masuplayan ng tama ng kuryente yung mga tao doon. Yan lang ang nakikita kong maitutulong natin, ang magtipid sa paggamit po ng kuryente sa abot po ng ating mga kaparaanan na makakaya. Pangalawang punto, siguro kung kaya po natin, halimbawa kayo po mga mayayaman, eh kung maaari magpakabit na po kayo ng alternative power, yung solar panel na tinatawag. Dito nga sa kapitbahay namin, meron akong nakita, naka-solar panel yung ibabaw ng bubong nila eh. Ibig sabihin, malaking bagay po iyon para po sa paggamit ng kuryente, dahil yung mga appliances na ginagamitan po nila noon, hindi na po nakikishare doon po sa dinidistribute ng mga electric companies sa atin. O, ako, kung sarili ko lang itong bahay, mga tol, magpapakabit din ako dito ng solar panel eh. Pag-iipunan ko talaga yon. Kasi in the long run, yung binabayad mo sa kuryente, parang makukuha mo din eh. At mas makakatipid ka pa. Ang maganda pa, kahit walang kuryente, mananatiling may kuryente ka kasi meron kang sariling power generating device like solar panel na magsusupply sa iyo ng kuryente sa mga appliances mo. O, kaya kayong mga may kakayahan na magpalagay ng solar panel, gawin po ninyo yon sa inyong mga sariling bahay. Mahirap kasi kapag ka ikaw ay nangungupahan dahil hindi mo alam kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Eh sayang naman kung mag-i-invest ka ng 100,000, 200,000 para doon sa solar panel. Tapos bigla na lang i-dismantle dahil kailangan mo umalis doon sa iyong tititirhan. O yan lamang maikli po nating paglalahad ng magandang balita
sa oras po na ito, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Estados Unidos. Naka-schedule po siyang humarap sa presidente po ng Estados Unidos na si Joe Biden para po sa isang bilateral meeting kung saan tatalakayin po nila ang pagpapatibay pa ng relasyon bilang magkaibigan ng bansang Estados Unidos at Pilipinas. Kasama din po dyan syempre yung trade and industry, security and defense agreement at iba't iba pang mga mahalagang aspekto sa pamamahala sa pagitan po ng bansa at ng bansang Estados Unidos. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat at muli maraming salamat po. Don't forget to like and share this video nang sa ganon, pang kabuhayan. Salamat at shoutout po sa inyong lahat. O, shoutout mo.